Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Respect. Ito ngayon ang kailangan ni Kaisato. And he owes an apology sa mga nagsasabi ng anumang masasama sa kanya during and after the FIBA World Cup. Nakakabilib kasi ang ginawa ni Kaisato para sa bayan. Naglaro pa rin siya sa Gilas kahit hindi pa fully healed ang kanyang likod. Atapang atao, ito ang puso personified. Biruin mo, injured pala ang taong sinasabihan ng iba dyan na tamad maglaro at primadonna. So, sino ngayon ang tamad? Tinira pa siya ni Coach Chat Reyes na hindi raw isang NBA player. When in fact, isa lang ang gusto ni Kaisato, ang makapagsilbi at makapaglaro para sa bayan kahit na napakalaking risk ito sa kanyang basketball career. Ngayong tukoy na at official nang nalaman ang kanyang injury, ay siguro panahon nang ibalik natin ang ating tiwala sa NBA dream ni Kaisato. Hindi naman siguro masyadong malala ang injury ni Kaisato, pero kailangan niya ng pahinga, ng tamang workout at tamang medication. Ang walang humpay na trainings, workouts, practices at paglaro ni Kaisato ng 2 taon took its toll sa kanyang katawan. Buti na lang, bata pa si Kaisato at ang mga ganitong klaseng injury ay hindi naman masyadong masama unless merong mag-rupture sa kanyang likod. Now we know na kung ano ang dahilan kung bakit nag-slow down ang activity ni Kaisato sa Hiroshima Dragonflies last season. Ibang-iba sa kanyang mga naunang laro na napaka-aggressive niya and he was a sure double-double machine. Nag-iba kasi ang kanyang laro kalaunan at akala ng iba ay tinamad lang si Kaisato at kulang sa aggressiveness. When in fact, masakit na pala ang kanyang likod. Parang nagkaroon ng miracle noong FIBA World Cup dahil biglang bumili si Kaisato sa game versus China at pinakita ang kanyang kakaibang energy, bilis, and talent. Parang adrenaline na lang ata ang nagpagana sa laro ni Kaisato sa World Cup dahil after the World Cup ay napag-alaman natin na meron pa talagang iniinda si Kaisato na injury sa kanyang likod. Samantala, ang opening ceremony ng Asian Games noong Sabado sa China ay nag-aalok ng lahat ng pangunahing elemento ng isang pang-international na kaganapan sa larangan ng palakasan. Binati ang mga dignitaries kay General Secretary Xi Jinping. Napuno ng mga fans ang 80,000-seat Olympic Sports Center Stadium sa Hangzhou at nag-march ang karamihan sa 12,470 na kalahok mula sa 45 countries upang opisyal na buksan ang 2 linggong palabas. Sa paghahambing, ang Paris Olympics sa susunod na taon ay maglalabas ng halos 10,500 na participants. Ngunit, may isang malaking bagay na kulang, ang tunay na fireworks, ang talagang pumuputok. Sa halip, ang mataas na technologies ang itinampok, syempre bilang green games at nag-display ng mga electronic flash, 3D animations at isang virtual na torchbearer. Si Xi ay binati ng malalakas na hiyawan nang siya ay magpakita at binigyan ang mga fan ng LED starlights na nagdagdag ng kislap sa mga upuan nang nag-dim ang mga ilaw. Ang pinakamalalakas na hiyawan ay para sa China delegation
pero mainit na tinanggap din ang Taiwan, North Korea, and Hong Kong. Kasama sa mga dignitaries ay si Syrian President Bashar al-Assad na iniwan ang kanyang bansang sinasalanta ng digmaan, International Olympic Committee President Thomas Bach, and King Norodom Sihamoni ng Cambodia. The 2022 Beijing Winter Olympics were held in a bubble. The 2008 Summer Olympics marked China's rise as a world power. These games serve as a promotional event for Hangzhou, the eastern metropolis of 8 million that seeks a larger stage, partly lost in the shadow on nearby Shanghai. Through the window of Hangzhou Asian Games, people around the world will see a trustable, lovable, and respectable China in its new era. Xinhua, the official news agency, said in an editorial, echoing Xi's call to tell China's story. Ang mabagal na ekonomiya at mataas na kawalan ng trabaho sa mga kabataan ay ang reklamo sa ilang mga residente na mas mabuting gamitin ang pera sa ibang bagay. Kaya't pinaniniwalaan ng mga opisyal ng lungsod ang publiko na ito ay isang matipid na kaganapan. Inaasahan na ang kita mula sa mga donasyon at pribadong sektor ay aabot sa daan-daang million dollars sa March. Samantalang, inaasahan na ang gastusin ay umabot na higit sa $30 billion habang itinatayo ng lungsod ang 56 sports facilities para sa mga laro, 30 na mga lugar para sa pagsasanay, 5 mga village para sa mga atleta, pati na rin ang malalaking infrastructure na investments. Gayunpaman, bati din ng mga residente ng lungsod na ang mga pagpapabuti sa infrastructure ay naging posible lamang dahil sa mga laro at kasama ng pamahalaang lungsod, malugod na tinatanggap ang mga laro upang maipaliwanag ang paggastos. Ang mga malalaking numero ay dulot ng kakaiba mga kaganapan na may maraming mga regional specialties, sports, and games you won't see at the Olympics. And there's also cricket, which appears headed to the Olympics as soon as 2028 in Los Angeles and certainly for 2032 in Brisbane, Australia. Dagdagan pa ito ng isang mahabang listahan ng tinatawag na mind sports mula sa bridge hanggang chess and Changshi, Chinese chess hanggang esports. Inaasahan na magiging isang malaking hit ang esports matapos ito maging isang exhibition sport noong 2018. That's it for now, guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.